guys, welcome back to my channel. So it's me again, your coach Maricel. So today's video po, ang aking pong ituturo naman sa inyo ngayon ay kung paano po tayo makakapagpa-change number sa TPC. So ito po guys, napansin ko po, marami po kasi ngayon ang nagkakaroon ng problema sa pag-activate ng SIM at saka yung mga sa SIM na kanilang loader, nagkakaroon po sila ng mga problema. So ngayon po guys, ito na po yung sagot sa maraming nagtatanong about po dito sa pagkakaroon ng pag-deactivate or pag yung pong mga SIM ay nagkaroon ng problema. So hindi po nila alam kung paano po yung kanilang gagawin. So ito na po yung sagot sa kanilang mga katanungan. And guys, if you are new in my channel and kung ikaw po ay ngayon lang nakarating sa aking channel, please subscribe and hit the bell button below para naman po magkaroon po kayo ng mga new notification about po sa aking mga videos na ina-upload. So, yun lang po guys and mag-start na po tayo. So, ngayon guys, andito na po tayo sa aking screen. So, sabi nga po, how to change number. So, paano daw po tayo magpapa-change number sa TPC? So ano nga po ba yung ating pinakang main reason kung bakit po natin na magpa-change ng ating SIM loader or number sa TPC? So, number one po is to correct mistyped numbers or replace registered numbers with SIM concerns. So, ibig sabihin po nito, yung pong ating numbers na ating inactivate ay mali po. Kumbaga po is hindi po 'yon yung SIM na na-activate natin. Pwede po natin itong ipa-change number agad sa TPC. So in case po na nagkaroon po tayo ng pagkakamali sa pag-activate ng SIM ng isang retailer or ng isang dealer. So yan po yun sa number 1. So, number 2 po is inactive SIM. So, tayo po is ito pong sa number 2 sa inactive SIM. Kung tayo po ay dealer or reseller na tumigil or hindi po natin naiwasan na tayo po ay hindi na po naging active sa pagluload. So, yung pong SIM natin is pabayaan na natin or hindi na po natin 'to ginamit. So nagiging inactive po siya. Ngayon po kung gusto niyo po siya na idiretso uli or kung gusto mo uli na bumalik sa pagluload. So dahil nga po ang ating system is for lifetime, is pwede niyo po itong ipa-activate uli. So gagawin niyo lang po is magpapa-change po kayo ng SIM. So, ito pong sa number 3 naman, yung recycled mobile numbers. So, ito po yung mga SIM numbers or mga SIM na recycled na po siya. Kumbaga po is matagal na po siyang SIM na kailangan na po nilang i-recycle or alisin sa kanilang store. Kunyari po, meron pong mga SIM number po tayo na hindi na po natin kailangan gamitin. So, ito po yung hindi na po nila ipinagbebenta na SIM. So, nagkataon po na ito pong SIM na to is na-activate natin. So, ito po is nagkakaroon din po ng problem pagdating sa pagluload. So, hindi ka rin po dito makakapag. Dito po sa recycle numbers, hindi ka rin po dito makakapag-send ng load. Pero, na-activate naman po siya, kaya lang po, hindi ka makakapag-send ng load sa inyong mga customers. So, masasayang din po. Then, yung pong stolen, so, kung kunyari po, itong sa number 4, itong stolen, kunyari po, hindi po inaasahan is na nanakaw yung iyong cellphone na nandoon yung iyong SIM loader. So, pwede po natin itong ipa-change ng number din. So, yung number 5 po is yung insert SIM. Ito po yung minsan madalas din po itong nangyayari sa mga retailer and mga dealer na
na hindi po nila mabuksan or laging insert SIM yung lumalabas dun sa kanilang SIM loader. So kapag insert SIM po ang madalas lumabas, so pwede nyo po iyang papalitan din dahil hindi mo po talaga siya magagamit dahil laging ganyan po yung lumalabas. And then yung sa number 6 po yung no signal. So syempre po kapag walang signal ang ating SIM loader, hindi rin po natin ito magagamit. So pwede rin po natin itong pa-change number. So ano pa po ba yung mga kailangang ipapalitan natin? Yung pong hindi po tayo makapag-load yan. Madalas po, minsan po is kahit po tayo magpaulit-ulit na mag-load sa customer, hindi po ito pumapasok sa kanila and lagi po siyang failed ang lumalabas. Then yung sa number 8 po, yung SIM deactivated. Ito naman po nangyayari, yung SIM deactivated. Kung ikaw po na dealer or retailer is nag-deactivate yung iyong SIM. So nag-deactivate po siya kasi po hindi niyo po niloloadan ng personal load ang inyong SIM loader. Kasi po tayo po kahit po tayo po ay nakakapag-send ng load sa ating mga customer na walang deduction or no need to balance or piso balance para makapag-send, kailangan pa rin po natin na loadan yung ating SIM loader. Kasi po, siya po kasi, ito po kasing SIM loader natin is, siya po is yung normal lang na SIM. So, pwede rin po siyang mag-deactivate in case po na hindi po natin siya loloadan. So, importante po talaga na loloadan po natin yung ating SIM kahit po siya ay ating ginagamit na pang load sa ating mga customer. So, ito po yung mga common causes or yung mga nagiging reason kung bakit po kailangan natin na magpa-change ng number sa TPC. Lalo na po kung yung pong ating mga SIM loader pa is meron po silang mga load wallet pa na natitira. Especially po yung mga ganung case. Kasi po, syempre nakakapanghinayang din naman po na hindi natin makuha or magamit yung load na naipa-load natin sa ating SIM loader kung hindi na natin siya magagamit. So, iyon po yon. So, next po. To avoid pending requests or change, please read the following below. So, para daw po maiwasan yung mga pending requests, so, kailangan mo lang po na basahin itong mga nasa ibaba. Yung old number for dealer and reseller must have sufficient load credit. So, sinasabi po dito na yung pong ating old number for dealer and reseller na ipapa-change number natin, kailangan po ito ay may sufficient load credit. Ito po, katulad po nung nabanggit ko kanina, kailangan po siya ay may laman yung inyong ipapa-change na number. Doon sa yung dati pong number nyo na luma, kailangan po may load credit pong naiwan doon. Kunyari po, yung inyo pong SIM na nag-deactivate or nawala or kung ano man yung naging reason kung ba't siya hindi na natin magamit, kailangan po may naiwan po doon na load. So, kailangan po na may naiwan po doon na load kasi po, once po na magpa-change number po tayo, meron pong kung sa reseller po or retailer, meron pong service charge na 100 load credit for system user or reseller. So, ito po yung magiging mababawas in case po na kayo ay magpa-change number. So, kung may laman pa po yung inyong SIM loader, so, ibabawas po siya doon. And then, sa dealer po is 250 for system owner or dealer. Siya po is mas malaki ang mababawas kung ikaw po ay system owner. Then, ito po is kailangan po na meron pong laman yung inyong old number na papalitan
So, kailangan po, kung wala naman po siyang, kung walang laman yung inyong papapalitan na SIM loader, kailangan po natin napakargahan siya ng load wallet para doon po kakaltasin ng mga IT natin yung charge or yung mga charge na kailangan pong ibawas. So, dito po guys sa pagbabawas po nila ng service charge sa pagpapa-change number natin. Kunyari po, may load wallet po kayong naiwan na 1,000 peso. So, kung ikaw ay reseller, so, babawasin po yung 100 peso. So, ang ibabalik po sa iyo na load wallet is 900 pesos na lang po. So, yung pong 900 pesos ay ilalagay doon sa bagong SIM na kanilang i-activate. So, sila na po yung mag-a-activate ng inyong bagong SIM. And then, yung naiwan yung load wallet doon sa old number nyo po, ililipat po ito doon sa bagong SIM na i-activate nila. So, ganun din po dito sa system owner. The same lang po. So, next po, ano nga po ba yung mga kailangan nating i-submit bago po tayo makapagpa-change ng number sa TPC. So, dapat po, meron po kayong mga ganitong valid ID. So, kailangan po nating mag-submit ng any valid ID dito sa mga nakasulat dito. So, hindi po ibig sabihin, dahil lahat po is nakalagay dito, ay ito po lahat ang inyong i-submit. So, hindi po. Ang kailangan nyo lang po dito is at least one valid ID or two valid ID. So, ito po yung mga pwede nating pamilian. So, kailangan po natin ng clear copy ng any the following government ID. So, ito po yung SSS. So, SSS ID, UMID ID, Pag-ibig ID, Driver's License, Student ID, Postal ID, Voter's ID, PhilHealth ID, PRC ID, TIN or BIR ID, Passport ID, or Senior Citizen ID. So, yan po yung mga ID na pwede nating isubmit sa kanila. So, yan po is ipapa-xerox nyo lang or ipapa-soft copy po. And then, ito po yung yung ating change number request form. So, kailangan mo po na magkaroon ng ganitong form. So, kailangan mo po itong fill upan. So, saan po ba natin ito pwedeng makuha or mahingi? Or makapag-provide ng ganitong copy? So, tayo po, as a dealer, meron po tayong kopya nito. So, kasama po ito dun sa dealer kit na ating in-avail. So, makikita nyo itong change number request form doon po sa loob ng dealer kit. So, kung ikaw po naman ay isang reseller or retailer, so, kailangan nyo pong pumunta or makipag-usap sa inyong upline, sa inyong nag-activate po sa iyo as a retailer or reseller para po humingi ng change number request form sa kanila. So, pwede ka po magpatulong sa kanila kung paano po yung iyong gagawin, kung paano ka po makakapag-change number sa TPC. So, tutulungan ka po naman nila in case na ikaw na reseller o retailer ang nagkaroon ng problem about dito sa mga problema about sa ating mga SIM loader. Ang po dito is yung date. So, pipilapan nyo lang yan. Dito po sa request details, kung ikaw po ay dealer, so, checkan mo lang po itong box na to, then leave it blank, itong reseller. So, kung ikaw naman po is reseller, so, ito naman po yung checkan mo, and then ito po is leave it blank. Wala po siya, hindi mo po siya, iiwan mo na lang po siya na walang
check. So, ito lang pong sa reseller. Then, ilalagay mo po dito yung iyong full name. Then, dito po sa old number, ilalagay mo po yung SIM mo po na hindi mo na po magamit. So, ilalagay mo po siya dito. And then, dito po sa username, ang nagpipilap lang po nito is yung dealer lang. So, kung dealer po ikaw na nag-deactivate ang SIM, so, kailangan mo po itong lagyan. For example po, kung ang pangalan mo is si Juan de la Cruz, and then yung user ID is 101. So, ito yung ilalagay mo dito. Ito pong ating user ID, ito po yung ginamit natin nung time po na tayo ay magpa-code or ma-activate as dealer. So, ito po yung ginamit natin na user ID. So dito po sa new number, ilalagay mo po dito yung iyong new SIM na ipapalit dito sa old number. So, ilalagay nyo na rin po siya dito kasi ito po yung kanilang i-activate na bago. And then, dito po nila ilalagay yung load wallet na naiwan nyo dito sa old number na nag-deactivate or naging inactive na po. So, dito po nila ilalagay. So, yung reason for change number, inactive SIM or deactivated SIM. So, kung ano man po yung mga naging reason. So, ilalagay nyo lang po dito. And then, dito po sa 3 specimen signature, magpipirma ka lang po dito ng 3. So, 3 po yan. Pipirmahan mo po. So, ganun lang po yung pag-fill up ng ating change number request form. Then, after po na ma-fill up nyo yung ating change number request form, so, ang kasunod po niyan is to ipiprepare nyo na po siya. Pwede pong picturean nyo na lang siya ng malinaw sa inyong cellphone or pwede nyo naman po siyang ipascan para po magkaroon po kayo ng copy na soft copy para po sa pag-email ninyo sa TPC. And then, yung pong ID po na i-attach nyo dito, kailangan din po na ito po ay inyong ipa-scan or picturean na rin lang po ng malinaw. So, after po nun, dito nyo po, ito po yung kanilang email, yung account tpc@yahoo.com. So, dito nyo po i-send yung inyong request form and then yung inyong yung pong inyong ID. So, may example po ako sa inyong ipakikita kung paano po ito isinesend sa kanilang sa company. So, ito po yun. Ito po yung aking ginawang papachange number po sa isa sa aking mga retailers. Isa sa mga aking retailer. So, ganyan lang po. Pupunta ka lang po sa inyong email. So, kailangan po na mayroon po kayong email para doon po kayo mag se-send ng email sa kanila. So, kung wala naman po, is makigamit na lang po kayo sa merong email. So, much better po kung kayo po ay may sariling email para doon po is na mamonitor nyo and nachi-check nyo yung mga email na pinadadala nyo sa TPC. So, sa pag-email po, mag-se-send lang po kayo or maglalagay po kayo ng compose, then yung pong title po ng inyong isesend, so yung change account number, and then ilagay nyo po yung kanilang email ad, and then magsusulat ka lang po ng maiksing description or yung kung ano po yung gusto nyo sabihin sa kanila, and then i-attach nyo muna po or i-attach muna dito yung request form na inyong pinilapan, and then yung ID na inyong pinaserox or pinituran. So, pwede na rin po dito yung pinituran po ninyo sa cellphone nyo. Then, yun na lang po yung pang-attach nyo. Basta lang po, malinaw at saka nakikita. And then, nakikilala na sa iyo po yung picture na or yung ID na in-attach nyo dito. So, yan po yung example nyan. Okay. Pwede rin naman po tayong tumulong sa ating kapwa dealer na hindi po nila alam kung or hindi po nila or wala po silang email or Gmail na
na pagsesendan. So, pwede rin naman po tayo na mag-send ng kanilang mga retailer na nag-deactivate. So, ganyan po, pwede pong tayo rin kasi downlines naman po natin sila, so pwede po natin silang tulungan. So, ayan po, katulad po nung nauna kong pag-email sa kanila, ganyan din po yung ginawa ko. So, ilalagay mo lang po yung description or yung kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila, then yung i-attach mo na po yung kanilang ID and then yung kanilang request forms. Then, ayan po, nagre-reply naman po sila. Then, pwede rin po tayo na mag-follow up para po kagad po mabigyan nila ng attention. And then, ayan po, na-change na po ito, pa-check na lang po ng kanilang new number. So, ayan po. Ganyan po sila kabait sa ating mga members. Hindi po sila papabaya sa atin para hindi nila tayo pansinin sa ating mga pagre-request sa kanila. And guys, kung meron po kayong mga katanungan about po sa aking videos or sa aking ginawang tutorial sa inyo, pwede po kayong mag-comment sa ibaba ng aking comment section para naman po sa ganun ay makita ko ito at nasagot ko po kung ano po yung kung ano pa yung inyong mga katanungan about po dito sa pagpapa-change number ng ating mga SIM. So, yun lang po guys and thank you very much po sa inyo lahat and see you po on my next video. Bye!